May mga tao sa mundo na nakaranas ng takot sa mga aso. Ang mga aso ay tinuguriang man's best friend. Ang pagiging takot sa aso ay maaaring maging nakakahiyang bagay na pag-usapan dahil paano matatakot ang isang tao sa pinakamatalik nitong kaibigan. Ngayon ibabahagi ko sa inyo ang pinakamalaki, pinakaagresibo at pinakamakapangyarihang mga aso sa planeta. Handa ka na bang malaman ang mga aso nito? Kaya, umpisa na natin! Great Dane. Matatagpuan ang Great Dane sa monumento ng Egypt noong 3000 BC. Gayunpaman, ang modernong lahi ng Great Dane ay may bakas sa Germany. Ang mga aso na ito ay pinalaki upang manghuli ng mga ligaw na oso. Ang mga Great Dane ay lumalaki sa sukat na 112 cm mula sa paa hanggang sa ulo nito at kung tumayo ito gamit ang huliang binti ay maaaring umabot sila sa taas na 2 metro. Sa loob lamang ng 6 na buwan, ang mga ganitong lahi ng aso ay maaaring umabot ang timbang ng hanggang 46 kilo at ang kanilang maximum na timbang ay maaaring umabot ng 2 beses pa. Maaari silang tumakbo sa bilis na 48 kilometro bawat oras. Alabay. Ang asong ito ay hindi isang tao lamang ang maaaring makakontrol dahil may kakayahan ito na pagalawin ng kotse na may bigat na 1,150 kilo. Ang alabay ay isa sa pinakalumang lahi ng aso sa buong mundo. Ito ay lumitaw higit sa 4,000 taon na ang nakakaraan. Ang mga nomadic na tao ay gumamit ng mga alabay upang protektahan ang kanilang mga alagang hayop laban sa mga lobo. Sa Uzbekistan, ang mga asong ito ay mga wolfhounds, ngunit maaari rin nilang itaboy ang mga tigre. Ang kanilang taas hanggang sa balikat ay maaaring umabot sa 81 cm at timbang na hanggang sa maximum na 80 kilo. Caucasian Shepherd Dog. Kapag nag-aalaga ka ng Caucasian Shepherd Dog, ito ay tulad ng pagbili ng isang ticket sa genetic lottery dahil ang antas ng pagiging agresibo sa lahi na ito ay nakasalalay sa kanilang pedigree. Kayang ipagtanggol ng Caucasian Shepherd ang kanilang teritoryo at maaari nilang atakin ang itim na oso. Dapat ipakita ng may-ari na siya ay mas malakas kaysa sa kanyang alaga. Kung hindi, maaaring mawalan siya ng kontrol sa aso. Si Ares ay 17 buwan lamang ngunit hawak na niya ang titulo bilang pinakamalaking Caucasian Shepherd sa buong mundo. Ang kanyang taas ay umabot sa 90 cm hanggang sa kanyang balikat. Tumitimbang siya ng 80 kilo. Ang Caucasian Shepherd ay patuloy na lumalaki hanggang sa edad na 3 taon, kaya't huwag magulat kung ganito ang kanyang itsura. Wolf Dog. Karaniwan sa mga Wolf Dog ay nakross sa German Shepherds at Huskies. Ngunit ang isang ugali ang mananatiling hindi nagbago. Ang mga resultang tuta ay nagmana sa mga Wolf Dog na malakas ang panga at masidi ang pangamoy. Sa malawak na lupain, ang Shepherd Dog ay nangangailangan ng 6 na minuto upang subaybayan ang isang tao. Ngunit ang Wolf Dog ay nangangailangan lamang ng 15 segundo. Maaari nito makilala ang amoy kahit 1 linggo na ang lumipas. Ngunit ang limitasyon para sa mga sinanay na aso ay 3 araw lamang. Upang mapanatili ang aso na ito sa UK, kinakailangan ng isang espesyal na permit tulad ng mga ligaw na hayop at sa American State. Tulad ng New York at Wyoming, ang mga asong ito ay ipinagbabawal. Tibetan Mastiff. Paano kung hinahabol ka ng isang galit na oso? Ito ang nararamdaman ng may-ari ng Tibetan Mastiff sa araw-araw. Ang pinakamalaking kilalang Tibetan Mastiff ay tumitimbang ng higit sa 113 kilo kahit na ang maximum na bigat para sa lahi na ito ay karaniwang nasa 78 kilo lamang. Ang asong ito ay karaniwang may taas hanggang sa balikat ng halos 1 metro. Dahil sa kanilang shaggy na balahibo, tila mas malaki pa silang tingnan.
Ang Tibetan Mastiff ay kailangang mailagay sa loob ng isang solidong bakod na hindi bababa sa 3 metro ang taas. Kailangan din nila ng napakalaking mga laruan kung saan lalago ang kanilang malaking pangil. Ito ang pinakamahal na lahi ng aso sa buong mundo. Ang isang tuta na may pangalang Hong Dong ay naibenta ng mahigit $1.5 million. Dogo Argentino. Ang pagmamay-ari sa lahi ng aso na ito ay ginawang ilegal sa 10 mga bansa dahil sa pagiging napaka-agresibo nito at mahirap itong sanayin. Sa United Kingdom, kailangan mo ng espesyal na permit para dito na para bang bubili ka ng sandata. Ang Dogo Argentino ay espesyal na pinalaki para sa pangangaso ng kabayo, puma at may kakayahan itong labanan ang mga leon. Ang aso na ito ay maaaring subaybayan ng biktima kahit na 2 araw sa bilis na hanggang sa 40 km bawat oras. Kapag nahuli na ng aso ang kanyang biktima, hinahanap kaagad nila ang ugat nito at tsaka kagatin. Hindi nila pinapakawala ng biktima hanggat buhay pa ito. Saint Bernard. Ang Saint Bernard ay hindi lamang nakakaligtas ng mga tao sa bundok. Maaari rin nilang palayasin ang mga magnanakaw. Ang pinakamabigat na aso na nabubuhay ay ang Saint Bernard na may pangalang Benedictine. Ang asong ito ay tumitimbang ng 166 kilo at may taas na 99 sentimetro. Tumibang siya na parang katumbas ng isang American Black Bear na higit pa sa naitala na 149.7 kilo ng isang sikat na aso na may pangalang Zorba. American Pitbull. Sa Amerika, mayroong 4.5 milyong kaso ng pag-atake ng aso bawat taon at 68% sa mga ito ay kabilang ang pitbulls. Noong huling dekada, nagpadala sila ng halos 3,569 katao sa USA at Canada sa ospital. Ayon sa mga doktor, ang kagat ng aso na ito ay pinaka-traumatic sa lahat ng mga lahi ng aso. Ang pitbull ay maaaring tumalon hanggang sa 4 metro ang taas. May kakayahan din silang tumakbo sa bilis na hanggang 48 kilometro bawat oras. Ang mga asong ito ay tumitimbang ng 31 kilo. Ang pinakamalaking pitbull sa buong mundo ay nangangalang Hawk. Tumitimbang siya ng 76 kilo na halos higit sa 2.5 beses sa maksimum na timbang ng ganitong lahi. Ang tuta na ito ay patuloy na lumalaki at ayon sa may-ari, ang asong ito ay may bigat na 83 kilo. Ang kanyang taas hanggang sa balikat ay 61 sentimetro, ngunit ang sukat ng kanyang ulo ay 75 sentimetro. Turkish Kangal. Ang Kangal ay ang pinakamakapangyariang aso sa buong mundo at mayroon itong pinakamakapangyariang panga sa lahat ng mga lahi ng aso. Ang puwersa ng kagat ng Kangal ay katumbas ng 52 kilo per square centimeter. Para sa paghahambing, ang oso ay may puwersa na kagat na 16 kilo lamang bawat square centimeter. Bukod dito, ang Kangal ay may kakayahang maghila ng 3.5 toneladang tractor. Ang shepherd dog na ito ay lumalaki hanggang sa taas na 88 sentimetro hanggang sa balikat at tumitimbang sila hanggang sa 65 kilo. Ang mga ito ay sapat na malaki upang maprotektahan ang malaking kawan at nanguhuli sila ng ligaw na kabayo at maaari nilang salakayin ang lungga ng tigre at mga leon. Maaaring tumakbo ang Kangal sa bilis na higit sa 50 kilometro bawat oras. Dog de Bordeaux. Ang Dog de Bordeaux na ito ay tanyag sa buong mundo at tumitibang ito ng halos 70 kilo na 2 kilo na mababa kaysa sa manalaro ng football na si Lionel Messi ang nagmamay-ari dito. Ang taas ng aso hanggang sa kanyang balikat ay 70 sentimetro. Ang karaniwang Dog de Bordeaux ay hindi tumitimbang nang higit sa 60 kilo at hindi nagmukhang mas malaki kaysa sa kanilang mga amo. Ang lahi ng Dog de Bordeaux ay ginamit sa dog fighting at nakikipaglaban din sila sa mga toro at maging sa mga oso. Nakakita ka na ba ng ganitong lahi ng aso? Magbigay ng iyong pahayag sa comment section sa baba ng video na ito. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, peace out!